Ngayon na kinukonsidera ang probinsya ng Negros Oriental na nasa state of lawlessness matapos madiskubre ito habang isinasagawa ang Senate hearing ay naghahanap ngayon ng isang alagad ng batas na pwedeng mailagay sa lugar na hindi basta-basta masisindak, titiklop o masisilaw sa suhol at pera kung kakayanan lang din naman at kredibilidad sa pagtapos sa mga maling ginagawa sa isang lugar na walang bahid politika ay may isa pang tao ang pwede sigurong maikukonsidera ng gobyerno. May isang dating heneral ng Philippine Army ang kasalukuyang nakakulong, walang iba kundi si General Jovito Palparan. Noong ito ay nasa serbisyo pa ay talaga namang kahanga-hanga, kinatatakutan naman ng may kasalanan. Marami ang nagsasabi na kaya lamang nakulong si Palparan at mga kasamahan nito ay dahil wala na sa posisyon si GMA noon na siyang nagbibigay utos sa kanyang mga assignment. Nagkataon lamang umano na idinaan sa politika ang kaso ni Palparan kaya hinabol pa rin ito kahit sa panahong nagretiro na ito. Sa buong pagkakataon na nagsilbi ito sa bayan ay pawang para lamang sa kabutihan ng lugar ang kanyang inaatupag. Ayon na rin sa mga mamamayan na galing sa mga baryo kung saan siya ay nadistino at naging mas mapayapa ang kanilang pamumuhay noong nilinis ni Palparan at ng grupo nito ang kanilang lugar. Umasa naman ang mga taong malalapit sa kanya na mabibigyan siya ng pardon noon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, pero napag-alaman na hindi pala ito komporme sa pamamalakad ni Digong. Tinawag niya itong kaibigan at supporter ng mga rebelde, dati na hindi umano tinanggap ng maganda ng kampo ni Duterte. Dahil dito ay nanatili pa rin siya sa loob ng kulungan. Walang pagkakataon si Palparan ngayon na makakuha ng parol, pero pwede itong mabigyan ng presidential pardon kung kailangan talaga ng isang tapat na alagad ng batas na ilalagay sa Negros Oriental. Wala nang mawawala sa kanya ngayon dahil kasalukuyang nakakulong ito. Ang kailangan niya lamang gawin ay magsilbi muli sa bayan, siguruhing mailagay sa ayos ang kawalan ng hustisya sa maliit na bayan ng Negros Oriental. Maaaring imposible na mailagay si Palparan sa posisyong ito, ngunit kung totoong kailangan nga ng mga taong alam ang kanilang gawin ay isa siya sa pwedeng kandidato sa posisyon. Tingnan na lang natin kung may maghari-harian pa, kung berdugo na ang kanilang makakasagupa. Ikaw, naniniwala ka bang maging epektibo si Palparan sa Negros Oriental? Ayon pa sa komento ng ilan nating kababayan, I wish General Palparan will be back in our armed forces of the Philippines. I hope and pray, wag na nating antayin na mawala na siya sa ating bansa bago pa tayo kumilos. He needs him in our AFP. He is a good soldier. He dedicate himself to fight for our country. And he should be given a presidential pardon. Let us give due credit to what he have done to our country. Value the services of a man who put his life at stake in performing his task. He is an honorable man to be valued and not those who jailed him. Kailangang mabigyan siya ng presidential pardon at para makita natin ang tunay na pagmamalasakit niya sa bansa natin at pakikinabangan natin ang kanyang abilidad sa paglilinis at pagbangga ng mga maruming palakad o mga tiwaling politiko, enforcers at sa mga kontragobyerno. Ako po ay si Ricardo Luyas. Nakatira po ako sa barangay Mansagumayon, Santa Catalina, Negros Oriental po. Ako po ay isang president leader sa IPES at political leader po ni Governor Digamo. Noong September 18, 2020, may isang tao na pumunta sa amin po. Yan ay nagmamasid sa akin. Tapos sa bigla lang may motor na dyan naka ni parking sa gate namin. Tapos bumaba si Alex Mayagma,
At yung ano, yung rider ng motor si Giovanni Katubay. At yung spotter nila si Anthony Cadusale. Balik-balik ito pangalan ni Mayagma at saka Katubay. Maraming krimen itong ginawa. Sige, go ahead. At saka pagbaba ni ano, pagbaba ni Alex Mayagma, pinuntahan niya ako na doon nakahiga sa may ano, may bangko namin. Tapos binaril niya ako. Mabuti lang na hindi ako, hindi pumutok yung baril niya. Tapos nakatakbo ako sa aming likuran. Tapos yung anak ko na babae, lumabas. Sinabihan yung gunman na, Kuya, huwag mong barilin si Papa dahil wala naman siyang kasalanan. Sabi ng, sa yung gunman, wala siyang sinabi pero tinutukan yung anak ko. Sino yung gunman? Si Alex Mayagma po. Anong baril dala niya? KG9 po. KG9? Mm. Ma-describe mo ano yung KG9? Oo, ma-describe ko po yung KG9. Anong forma niya? Parang ano siya, parang M16 din siya. Parang Armalite din siya. Tapos, KG9, gawa po ng Cebu yan eh. Mm. Na 9mm na parang machine pistol. Mm. Walang bat po. Walang bat. Oh, para machine pistol nga, KG9. Alam ko yan, sa Cebu yan ginagawa. Hindi pumutok. Hindi pumutok po. Palpak yung paggagawa. Sige, continue. Pagkatapos po, tinawagan ko si ano, si Gobernador Degamo. Pagtawag ko po ni Gobernador Degamo, si Gobernador Degamo po ay nagpadala ng Pulis Santa Catarina sa akin po. Pagkatapos, nirescue nila ako. Tapos dinala ako sa police station mag-blatter. Na-blatter ko naman po doon sa police station. Pagkatapos po, umuwi ako sa amin. Sinamahan ako ng, hinatid ako ng mga police doon sa amin. Pagka April 2021, binalikan nila ako po gabi na. Bandang 9:30 ng gabi o 10 na hindi ko ano yung masigurado yung oras na yan. Binaril nila yung bahay ko. Pumutok na yung baril niya dahil nabaril yung bahay mo. Oh. Tapos? April 15 po nangyari yung pamamaril sa amin. Pagkatapos po, sabi ng anak ko na pa, yung ano po, kaya po nalaman ko na binaril yung bahay namin. Dahil yung unang putok po, nandun ako sa, nakaano ako sa TV namin, nakaharap ako sa TV namin. Tapos pagputok, hindi ko ma-ano yun, kung putok ba yun ng baril, kasi sirado rin yung bahay namin. Sabi ko sa anak ko na, Day, charger, ibutuan ang charger sa cellphone. Pagkatapos yung bata ko po na wala namang charger na naka-charge. Sabi ko nga, ano ba yung pumutok? Pagkatapos po, pumutok din ulit. Nang doon nakatama yung putok, kaya pangalawang putok sa jam namin po. At yung mga buhangin na ano yun sa aming sala. Nakilala mo yung nagpaputok? Sa paglabas ko po ng ano, sa paglabas ko ng bahay namin, nakita ko yung dalawang tao po na galing sa amin. Yan ang nagpaputok. Si Giovanni Katubay po at saka si Anthony Cadusale. Silang dalawa lang po. So, nag-file ka ng kaso? Oo. Oh. Anong status ng kaso ngayon? Hanggang ngayon po, walang hearing. Walang hearing? Wala. Status? Sir, the case is not being handled by the DG. Perhaps it is had been taken cognizance by the local police. Di niyo hawak yan? It was not made on the SITG level, sir. Baka okay. Sa Pro 7 siguro. But for that matter, siguro you take cognizance. Kunin na ninyo doon sa local police para mabilis. Isang kuwan na lang, isang SITG na may hawak lahat yan.
Lahat ng killings na yan? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Kunin mo. Kunin mo doon sa local police. Sige po, continue. Kaya po, yung anak ko na lalaki, yung nangyari sa amin na pamamaril, yan gusto ng anak ko na magsundalo siya po. Kaso lang, hindi po siya natanggap sa pagsusundalo po noong November 2021 siguro. Dahil po sa nangyari sa amin, dahil nang doon siya. Army, gusto magsundalo, tulungan nyo. Ah, gusto mag-army. Yes sir, we'll get the name sir. Kunin mo yung pangalan ng anak niya para makatulong tayo. Yes sir, Mr. Chair sir. Yes sir. Lalo na ito, IP. IP kayo, di ba? Opo. Oh, malaking tulong yan sa IP community kung maging sundalo yan. Yes, binaba sir. Na natin requirement na kahit na sundalo, di ba? Yes, sir. Tapos IP pa siya, mag-qualify pa yun. Kahit na kahit mababa siya. Yes, sir. Sige. May ano na po yung anak ko, may waiver na po, ng may height waiver na po siya. Tapos pasado po siya ng exam ng APSAT po sa noong 2021 APSAT sa ano po sa Baes City po siya nag noong okay. binaril kami ng 15 pagkatapos po 16 yan ang exam niya. Okay. Sa APSAT tapos pasado po siya. Tama lang hindi ko pinalis to mga army. After ka magsalita, lapit ka sa kanila para matulungan ka, ha? Para matulungan yung anak mo maging sundalo. Opo, sir. Opo, sir. Thank you, Mr. Ricardo Luyas. Anymore na gusto mong sabihin? Meron ka pa sabihin? Wala na? Wala na. So, yung dalawa niya yun, kilala yun na... Kaninong tao yun sila, yung dalawa? Ka Arnie Tevez po at saka Henry Tevez po. Dahil yung isa, yung Giovanni Gatobay, yan ang rider ng motor. Yung namatay si Giovanni Gatobay, sinabi ni Arnie, tauhan daw niya. Ah, namatay na pala si Gatobay, ano? Oo. Pero kilala ko po dahil malapit yung barangay namin, si Giovanni Gatobay. Kaya nagbaril noon? Hindi namin alam kung sinong nagbaril. But anyway, may isa pang suspect na kinakasuhan niyo ngayon, ongoing. Oo. Si ano po, si Anthony Canusale po. Okay. Yung nakasuhan namin. At saka si, ano, si Alex Mayagma. Diyan ko po nakilala si Alex Mayagma po. Noong siya ay dinakip nila ni ano ni Junjun Electona sa Santa Catarina dahil nakita ko yung mukha niya tapos hindi ko kilala yung pangalan niya kung sino siya. Noong nadakip na sila ni Junjun Electona sa Santa Catarina pag nakita ko sa cellphone nga pinost nila na ito si Alex Mayagma, sabi ko sa mga bata ko nga, "Day, ito yung tao na bumaril sa atin," sabi ng anak ko. "Yan pa, itong tao pa, yan ang binaril mo. Ayan ang nagbaril sa iyo pa." Notorious talaga yan, yung Mayagma na yan. Ilang kaso na yan, nababanggit ang pangalan. Sige lang, bilang na ang araw niyan, bilang na. Sa ngayon, sir. Bilang na ang araw niyan, ipinoperita niya yan ng polis. Malapit na yan. Sa ngayon, sir, nalaman ko, sir, sa ibang kasama namin na IP din, sabi nila na nandoon lang sa Barangay San Miguel, bayan ng bayawan po. Sige, ginagawa ng trabaho ng polis yan. Minumonitor na yan. Thank you, Mr. Ricardo Luyas. Salamat po. Thank you. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Jimmy Ragay, brother Oblit, Barangay Captain Samuel Ragay, Barangay San Pedro, Santa Catalina, Negros Oriental. Last April 11, 2019, around 10 o'clock in the morning, nandyan ako gatambay sa sulod sa gamay nga payag na himutang atbang sa barangay hall. Kauban ako si Udin Lamis, Rosiro Arribal, og makita nako ang mga buildings or mga aktibidad kay upin man kini og hawan sulod sa compound sa barangay. Anong barangay yon at saka anong munisipyo?
Barangay San Pedro, Santa Catalina. Santa Catalina. Please continue. Samtang kami gaistoryahan ay kalit nga naay mibuto sa makalima. Sulod sa barangay hall. Hinali, midalagan ko pasulod. Apan pag-abot nako sa git, adunay usa ka tawo, nakalo, naka-jacket, naka-shirt. Unya, miatubang nako, ug mipisil nako sa makatulo. Ug miatras ako alang sa akong seguridad. Sa dihang pag-atras nako, adunay usa ka laki tapad sa usa ka motor nga giparking tapad sa barangay hall. Unya, midali kinig sakay sa motor. Dali, Mr. Jimmy Regay, kayahon niyo mo magtagalog, gamay? Dili ko ka. Di kaya? Sagol-sagol rin ako, Your Honor. Sagol-sagol. Sagol rin ako. Sige, I will interpret, I will translate your Bisaya. Sige, padayon. Unya, misakay usab ang nipusil na ko unta nga na-identify nga si Richard Cuadra, Larga, direksyon Santa Catalina. Unya, nisakay... Ah, sus, nawala na ko. Basta yung suspect ng pamamaril, si... Richard Cuadra, Your Honor. Richard Cuadra. Your Honor. Tapos... Midalagan kaming sulod sa barangay hall. Og among nakita ang barangay captain nga si Samuel Ragay nagbuyad og nagkadugo. Imong igsoon, your brother. The barangay captain is your brother, patay yes, na. Yes, Your Honor. Akong lantaw, wala na kini kinabuhi. Who is, si yung suspect, ano pa kalanong? Richard Cuadra. Richard Cuadra. Saan na siya ngayon? Hindi na ko alam, sir. Burag naasa Bayawan, Gasuroy-Suroy. Bayawan? City. Palakad-lakad lang? City. Napailan pa siya ng kaso? First hearing na mo, sir, RTC, Bayawan City. Wala siya mo atin sa among hearing. Wala siya mo atubang. So, what, anong status na ngayon ng kaso? Hindi ko alam, sir. Isa TG, update of this case. Sir, based on our record, it was already filed in court and the trial is ongoing, sir. Trial is ongoing. Arrestado yung suspect. The same suspect. Dalawang suspect? Arrestado daw, dalawa suspect, sir. Sino? Si Jose Bragat Asenas was arrested. Jose Asenas og si Richard Cuadra. And Richard Cuadra is still at large. Still at large? Yes, sir. Please advise PD, Negros Oriental. At large daw, pero sabi niya, naglakad-lakad lang. Pabilisan ninyo yung paglabas ng warrant. Ha? Kausapin ninyo yung mihawak ng kaso. Pag may warrant na, nandyan lang daw sa bayawan. Maintindihan mo yan siguro, kaya palakad-lakad dahil wala pa siyang warrant. Muna'y akong nadunggan sa mga kasikas sa bayawan, sir. Yes. Kaya siya palakad-lakad lang sa bayawan dahil hindi maaristo ng police dahil wala pang warrant. So dapat malabasan na yan ang warrant. Pakipaloop ninyo itong kaso na ito. Padayon, okay ka na? Nanawagan kami police aron adunay makarespondi sa maong panghitabo. Og akong gireport nga nakita nako police station Santa Catalina aron paglantaw sa gallery. Sa diyang paglantaw nako sa ilang gallery, akong nakita ang nawong sa suspect shadow nga mipatay kang barangay Captain Samuel Ragay mao si Richard Cuadra og ang kauban niini mao si Jose Asenas. Tawo guni sila ni Arnie Tibis og ni Henry Tibis. Ngano man siya dili madakpan sa mga pulis nga kining mga hining tawhana gasuroy-suroy raman sa Bayawan City. Naay tawong gatabo niya og naay ga tawong iyang isandigan. Thank you, Your Honor. Thank you. Sa ngayon, hindi talaga yan sa maaristo dahil nga wala pang warrant of arrest. Kaya siya nag-ikot-ikot dyan.
Pero pag maglabas yung warrant, sigurado huli na yan ng polis. Thank you, Your Honor. McKinley Cagas. Yes, sir.